Ay, me faltó más. Thank you.
Hello, good morning! Nandito na po tayo ngayon sa ating last day ng ating school rollout online coaching on the different application software for the digitization of instructional resources. Ayan, house rules po ulit tayo. First, show up on time. Third, I second. Turn off your webcam and set your microphone to mute. Third, listen attentively to the lecturer. Fourth, drop your questions relevant to the lecture in the chat room. And fifth, participate actively during the discussion and enhance on activity. Yan, for our last day resource speaker, walang iba kundi si Ma'am Mary Grace Bazan. Ma'am Mary Grace Bazan, Ma'am Mary Grace Bazan will discuss about cartoon, story maker, and PowerPoint presentation. Good morning, ma'am. So, I'm just in my list.
So this is our last day. Roll out online coaching on the different application software for the digitization of instructional resources. So next, we have our objectives. Number one, to capacitate the teachers in using the Comic Story Maker and Microsoft PowerPoint application software in the development of alternative learning e-lesson as a learning resource that can be used to the distance learning. Next, number two, to create and design an alternative learning e-lesson using Comic Story Maker apps and Microsoft PowerPoint to the target learners. Number three, to appreciate the flow in the development of an effective alternative learning e-lesson. Comics creator. The cartoon story maker. So the question is, what is cartoon story maker? So it is a simple program that lets you create 2D screen-based story with an interactive conversation or a dialogue and attractive background that could encourage learners' attention. So that is the meaning of Cartoon Story Maker. Next, Cartoon Story Maker in the classroom. First, the Cartoon Story Maker has been designed with a focus on applying language learning. Next, allows you to make 2D screen-based cartoon story in Illustrate, conversations, and dialogues. Stories can include in an unlimited number of frames and are viewed frame by frame. So teachers can provide the script or a storyboard which students use to create a story. It can also provide text only, and students must add their own matching voice recordings. It provides questions to which students generate appropriate answers in the story. Teacher can also use Cartoon Story Maker in other subjects. Downloading and installing application. So installation and operation. To install and run the Cartoon Maker, the computer must have the following: Windows XP, Vista, and Windows 7 all required Net Framework 2.0. This is standard on Vista and Windows 7 and common on XP. If it is not installed on the computer, a prompt will appear allowing the download and installation of the file. It is free. Next, a sound card. And screen resolution of at least 800 times 6,000. I 600 plus, sorry. And 256 colors or greater. Cartoon Story Creator. Yan po yung makikita natin pag i-install natin yung Cartoon Story Maker natin. So next, select installation folder. The installer will install Cartoon Maker 1.1 to the following folder. To install in this folder, click next. To install to a different folder, enter below or click browse. Confirmation installation. The installer is ready to install Cartoon Maker on your computer. Then click next. To, yeah, installation complete. Free online text creator. Ito po yung mga link na pwede nating
pwede natin gamitin kapag tayo ay gagawa ng cartoon story maker na front niya. Ah, okay. Free character, free vectors, stock photos, and PSD. Yan yeah, din naman po yung mga link na ano, pwede natin buksan or gamitin para para sa ano, free character, vectors, stock photos, and PSD. MS PowerPoint. Nandito muna tayo sa ano. So yan. Na-download na po ba natin yung ano natin, yung Cartoon Story Maker natin na apps? So paki-open na lang po yung apps natin na ano, Story Maker. So ang topic natin ay Cartoon Story Maker. So dito, gagawa tayo ng digital comic. So before po tayo gumawa ng digital comic, make sure po na meron na po tayong naka-prepare na story na gagawin po natin. So sa screen po na, ay na-open nyo lang po ba lahat? Pag, oh, sige. Dito po sa screen natin, makikita po natin yung iba't ibang parts ng Cartoon Story Maker po natin. Nandito po yung mga characters with emotions, different emotions. Pag gusto po natin palitan yung mga emotions nila, just click the arrow. Yan po. May malungkot, may masaya. And then, my main characters, support characters, at minors, minor characters. Ganun din, pwede rin natin silang ano, ilipat-lipat ng emotions. And then, dito sa baba, andito po yung backgrounds. Meron na po tayong ma-available backgrounds po dyan. May 19 tayo. I-click lang po natin yung arrow kung saan po ninyo gustong ano. Anong gusto ninyong gamitin? Kung sa kusina ba? Sa oh, kitchen nga. Ano to? Grocery ata yung ano. Basta. And then, dito po sa import backgrounds. Dito na po sa import backgrounds, pwede po tayo mag-downloads kung ng mga iba't ibang backgrounds, kung halimbawa yung school or sa bahay po ninyo mismo, tapos i-save nyo na lang po sa desktop or kung saan nyo po gustong i-save. Just click browse. For instance, gawa tayo, anak tayo. Then, sa desktop ako nag-save. Hanapin ko yung halimbawa, ito po sa garden. Ayun, napunta na po siya doon. Double click lang po din. Try natin gawin lang saglit. I-drag lang natin, then drop. Ayun po. Kahit ilan po yung gusto nating ano, idagdag. Mag-download lang po tayo. Ayan. Pag gusto nyo tanggalin, just delete the object. Dito po, i-delete lang. Then next, ganun din po sa ano, sa import backgrounds, just browse. Pag may nano na po kayo, na-save na po kayo, desktop, and then ay, foregrounds. Sorry, imported foregrounds pala. Just click browse, nag-save na rin ako sa desktop. Hanapin ko lang po yung sinib ko. Ayun. Si crying little girl. Ayun, napunta na siya doon din. Ganun po ulit ang gagawin natin. Just drag and drop. Yan po, yung mga picture tools natin. Nakikita nyo po, may iba't ibang picture tools. I-apply po natin dito. So, sa picture tools, dyan yung enlarge object. Pipindutin lang po natin yan. Bas parang magsuzoom or lalaki po siya. Pag gusto nyo pong paliitin or shrink object, ayan po, pindutin lang po natin. Ayan, liliit na po siya. Ito naman po, the rotate left. Ayan, mag-rotate lang siya ng left. Then, rotate right. Ayan. Ito naman, flip horizontal. Kung saan nyo po gustong iharap.
Then flip vertical, pabaliktad. Ah, ito po yung ano, mamaya papakita ko sa inyo. Yan, yan yung, kung gusto nyo, halimbawa may dalawang tao, kung gusto nyo iharap yung isa, ito po yung pipindutin. Ito naman kapag ilalagay sa likod po. Ito, delete. Ayan, undo. Dito muna tayo sa ano, tools. So, ito po yung, pag, halimbawa, dito tayo sa text bubbles, gawin natin to. Kunwari, nagsalita siya. Ayan. Dito po, magsalita, ano, mag-type ako ng sabihin niya, hello. Ayun po, hello, sabi niya. Yung mga letters na po yan or text, pwede natin siyang baguhin. Pwede natin gawing bold. Pero kung gusto nyo ibalik sa dati, pindutin nyo ulit. Yan, pwede nga italic. Pwede rin po i-underline. Kung ayaw nyo nang may underline, tanggalin nyo po ulit. Press nyo lang po yun. Ito naman, kung gusto nyo palakihin po, A plus or A positive. Ito, kung gusto paliitin or yun nga. Pwede rin po natin yung kulay po niya, pwede natin palitan kung para mas ano, mas attractive. Gusto niyo gawing green, pwede po. Or red. Ayan, para mas attractive sa mga bata, mas ma-attract po sila at ma-excite. Ayun. Then ganito rin po dito sa ano ito. Sa title and information boxes. Ito naman po yung, dito nyo po isusulat kung ano po yung title or kung ano yung nangyayari sa isang, ayan, nangyayari sa isang ano, sa, sulat tayo. The baby, ay, the little girl is crying. Ganun na lang. Okay, yeah, sorry. Ayan. Yan po yung tinatawag na dito pala. Tatas natin yan. Ayun. The little girl is crying. Yan yung title and information boxes. So kung gusto nyo pong palakihan pa yan or palapari, ganyan, pwede. Kung mahaba-haba po yung title or information box, information po ninyo na isusulat nyo, pwede rin po, ano, paliitan, ganun, para hindi masyadong, para mag-fit din siya, magandang tignan. Ito naman po si Ojo Bubbles. Limbawa, ayan. Lagay natin siya dyan, then, pwede tayo mag-add sound. I-click lang po natin yung add sound. Mababasa po natin dyan. What types of sound? Existing sound. New recording. Wala akong na-record na ano. So, new recording na lang. Ito. I-click po natin ang new recording. Lalabas po dyan. Record, play, and save. So, ito. Ipipress ko yung record. Hello. Then stop. Then isi-save ko. Save natin. Dito, i-check natin kung nag-record po yung ating sound. Just click play. Ayun. Narinig po ba natin? Ayun, ganun lang po. Ito naman, yung frame, pag mag-add na po tayo ng frame mamaya, makikita po natin pag gagawa na po tayo ng story. Noon ako lang na i-discuss kung ano yung mga gamit po nila. So next, gawa na po tayo ng story natin. Remove ko lang po itong mga to. Mag-isip na po kayo ng ano gagawin yung story para mamaya may meron na po kayong gagawahan ng cartoon.
So, ang topic po natin to, information box. Ito, pipili ako dito ng pipili po ako dito ng backgrounds. Ayun. Sa kitchen. Idadrag natin, then idadrag lang po. Tapos i-fit lang po natin siya. Ayan po, nasa kitchen. And then, hahanap ako dito si Drake. Ito po. Ayun. Ayan. Oh, gumalaw siya. Then, ayan po. I-prepresto natin po siya. Paliitin natin para ano, maging para naman kapanipaniwala. Ayan, ibaba natin siya talimutan. The next, si Mother. Pwesto natin si Mother sa gilid. Magkikwentuhan kasi sila. Paliitin din natin si Mother. Parang sobrang liit ni Mother. Palakihin po natin. Kailangan balance. Para maging makatotohanan po. Layo natin ng konti. Ayan. Then, para maintindihan po natin, ito pala, si Mother, i-flip natin para or saan ba nakaharap. Rotate natin siya. Ayan. Para mas maintindihan natin yung kwento, ilagay natin yung title and information box. Drag lang natin. And then drop. Sulat na natin yung information. Masaya. Sige na din ka. Palakihin natin sandali para ano kasi medyo mahaba so kailangan medyo malaki pwesto muna natin siya. Kailangan hindi natatakpan yung ating character. Pwesto natin siya ng maayos yan. Masayang ibinalita ni Drake. Sa kanyang ina ang pagdating ng kanyang kuya. Yan. So, try nga natin palitin kung pwedeng palitin. Pala. Capital letter. Masayang ibinalita ni Drake sa kanyang ina ang pagdating. Sorry na ano sa buwan. Pasis. Ayun, pagdating ng kanyang kuya. Try nga natin palitin kung pwede pa. Palitin nga natin. Oh, pwede pa, di ba? Gusto nating palitan ng color, yung ano, yung font.
gawin na lang nating attractive itong blue siguro. Ayan. Para mas may buhay. Lagay na natin yung convo nila, yung pag-uusap nila. So, gagamit tayo ng bubbles. Text bubbles. Ayan. Unahin natin si Drake. Ano bang sinabi ni Drake? Inay. Naantok na po ba kayo? Mag-isip-isip na po kayo ng ano para gawin niyo rin mamaya. Tumawag. Po ang kuya. Uuwi daw po siya. Siyempre, masaya. So, yun, hindi na nabasa, kaya kailangan natin palakihin. Hindi, ito yan yung ano. Hanggang sa ano, huwag natin tigilan hanggang, ayan, ilipat lang natin ng konti. Grace? Po! Hello? Oh. Grace, tanong lang saglit ah. Ah, sige po. Paano ito no, halimbawa, in karga may background, apo agustuhan, inor ko i-delete? Ito lang po, ma'am, sa delete object po. Ito po. Nakikita niyo, ma'am? Try niyo po. Object. Yes, ma'am. Hello, ma'am. Yung icon po ng ano, yung basurahan. Opo. Ito pong ano, nasa feature tools, yung icon ng basurahan. Okay. Itapak niyo po, may mababasa po kayong delete object. Pero, ma'am, before niyo i-delete yung background, i-click niyo po muna yung itong background. Okay, thank you. I-click niyo po muna, ma'am, yung ano, yung i-delete niyo. Okay na po, ma'am Arlene. Ayaw, ma'am. Click niyo po muna yung ano, ma'am, yung picture na ano, yung background na i-delete niyo. Isang click lang. Opo. Tapos, ay, may wala rin. Parang may rin. Ay, hindi po. Yung may rin po, undo po yun. Okay. Yung delete object po, pag naitapat niyo po dun sa isa, yung katabi po niya, ma'am, mababasa niyo po dun, delete object. Sige, ma'am, try niyo, ma'am. Ayan na. Ano yun? Give you. Right now. Ayaw? Ayaw? I-click nyo, i-click nyo na naman, ma'am. Try nyo po. Sige, go online, mamaya. Sige, ma'am. Ito, ma'am. Tingnan niyo po yung screen ni Ma'am Grace. Oo. I-click niya po yung background. Ayan po. And then, click delete. Ayun po. Ayan. Pag ibabalik naman, ay, nagbago na pala yung isip ko. Gusto ko na yung ano, background dati. Ilagay, ang i-click niyo lang po yung undo, delete. Okay. Okay lang yan, ma'am. Okay na, ma'am? Okay na siguro sila. So ito, i-try natin i-bold para ano, makita natin, may-apply natin lahat ng ano. Ayan, pwede rin. Oh, susunod kay mother, kay nanay niya. Ayun. Sulat natin yung ano niya. Yung script ni mother, yung sinabi niya, sagot niya. Maganda. Thank you.
Ayan, magandang balita yan, anak. Palakirin natin ulit. Ayan. So, so yan po yung first scene natin. Pagkatapos po ng unang scene natin, kung gusto po nating... Then, sa susunod natin, gamitin to sa next scene natin. Doon muna tayo sa mag-add frame po tayo. Pag ma... Ikiklik lang po natin yung add frame kung lilipat na po tayo sa ibang scene. So, gagamit po ako dito ngayon ng imported backgrounds. Ayun. Sinave ko sa desktop. Kitchen. Ayun. Double click on siya and then drag and drop. Ganun ulit ang gagawin natin. Ilagay natin yung title information. Paulit-ulit lang naman po ito. Nagtatawanan at nagkwentuhan. Nagkwentuhan ang mag-ina. Pag may tanong po, magtanong lang po kayo sa i-chat nyo na lang po. Nagkwekwentuhan ang mag-ina. Yan po yung ito po yung title or information box natin. I-bold na lang natin para mas ano. Lagyan natin ng kulay. Kailangan mas dark kasi nga light lang yung ano niya dyan. Light lang po yung ano. Hindi siya na... Ito na lang. Ayan. Then next, ilagay natin yung mga character natin na gagamitin natin. Tunayin na natin si ano. Ay, click natin. Pag nagkamali tayo, click natin. Then delete object. Hanap tayo ng iba. Hanap pa tayo para dapat suited yung itsura nila or emotional nila doon sa kwentuhan. Kailangan masaya. Papa-open natin siya. Nakaupo sila kasi darating yung dumating yung kuya niya. So ayan, palitin natin siya. Ito yung si Drake, yung nagkikwento na ano sa mamaya. Lagay natin siya sa magandang pwesto. Opo. Ayan. Si nanay naman. Pumili tayo ng magandang ano. Kasi astig si nanay.
Yan, masaya siya. Palitin natin si mother. Ayan, nakaupo. Ngayon, gagamit tayo ng support characters. Kasi nga, darating ang dumating ang kanilang kuya. Ayun. Tingin po tayo dito ng anak. Dumating ang kuya na masaya. Ito. Nakangiti. Palitin po natin para mas maging makatotohanan yung ano natin. Pag may tanong po kayo, magtanong lang po. Ito po yung kung gusto nyong nakaharap doon or pwede nyo siyang ilipat-lipat kung saan nyo gustong iharap. Ayan, magkaharap-harap na sila. Magkikwentuhan at nagtatawanan na sila. Bigyan natin sila ng mga script or kung ano yung sabihin nila, yung mga dialogue nila. Ngayon, ang gagamitin natin dito ay ang audio bubbles. Ito naman. Unahin natin si Drake na lagyan ng audio bubbles. Ayan. I-drag lang natin. Then drop. Add sound. New recording po tayo. Then record. Kumusta po ang biyahe, kuya? Ayun, then stop. Pagkatapos nung sinabi niya, stop nyo na po. I-save po natin. I-check po natin kung nag-record nga po yung sinabi niya. Next, sunod natin naman si Kuya. Sasagutin niya ngayon si Grace. Hello, Ma'am Grace. Po. Baka mamaya magsaka sila, hindi nila narinig yung sa audio bubbles. Ang makakarinig lang po kayo. Ah, okay. Okay, ma'am. Sige po. Ma'am Jess. Ayan. Susunod natin si Kuya, yung sagot ni Kuya. Hello, yes. Oy, great. Ma'am. Inutuman ko yung ad sound. Anto man? Kita yung ad sound. Ad sound? Ay, so audio bubbles. May ken, di ba? Ad sound, kanyo. Ipinto yung ate. Pipintutin lang po yung ad sound. And then, nalabas po doon. What type of sound? Oh, ipindot nyo lang po ate. Pipili po kayo doon sa dalawa. Doon po tayo sa new recording kasi gagawa pa lang po tayo ng sound. Ayan, pindutin ko na po. Okay. Pindutin natin new recording, lalabas po record, play, and save. Ngayon, pindutin po natin yung record. Then, save. Okay naman. Stop. Okay, oh, pag na-stop okay, na po, isi-save na po natin. Save. And then, i-check nyo po kung nag-record po yung boses nyo, ma'am. Ayan. Stop yung po. Yung umagot si kuya, okay naman daw. Play, i-play nyo again. Oh, i-play nyo nga, ma'am, no? Nang save mo, may gawa yo. Stop po. Ani, ulitin tayo ah. Eh, ulitin ko kundi nanay. Ay, si converting nanay. Sound. Converting sound. Lima ba may converting sound? Ulitin tayo, ma'am. Oh. Ani, indrag ko lang may kyan. Ipatak ko kundi nanay. Oh. Tumbok yak. Oh, sige. Add sound.
Wala ba sa'yo nag-sound? Oo. Click. Ha? I-click nyo, ma'am. Yan sa kilabat. Oo, oh, i-click ko lang. What types of sound? Di man kayo ang pindot at new recording. Maminsan mo, wala ba, mama? Oo. Click. Then? Click. Aba sa'yo, record, play, save. Oo. Sa ipindot yung ma'am, ayan, so record. Click yung maminsan mo. Minsan na ba? Then? Noon, a-click yung ma'am, nasalita kila. Ay, hello? Sobrang na-miss ka namin. Stop. Then, stop. Stop. Nung ka-stop yo, alagar yung madam. Yeah. Convert song. I-save yun natin, ma'am. I-save ko natin. Save. Pinto yung maminsan may save. Oo. Antoy wala pimpin mo. May play. It's an edit song. Kung tawa. Play. An edit song. Can you may play? Play. Hello. Okay na. Sobrang na-miss ka namin. Then? Nagi agustuhan madam may kiyon, singan walay lingo yo. I-edit sound nyo. Manggawak na lang na new recording. Anggad na kinyo. Singan new recording. Umalalang ito ang classes to ma'am. Record, kanto. Stop. Ito ma'am. So, okay lang ma'am. Paano ko pa-edit ito? Halimbawa, yeah, wala ka edit sound. Ako lang ba, i-delete ko la? Paano? Hindi, edit sound. Kuha nyo la ba? Okay. Sige, thank you. Ano? Edit sound. Yung mga kayo, new recording. Ma-record nila lang ma'am. Yung mga. Okay. Stop. Minsan i-save. Talaga rin tayo tumabayag. I-save yun. Naman, dengal lang tiya alam mo. Nung to, yung baga tayo. Record. Musta? Kung gusto nyo tanggalin yan, meron yan, tapos bili. Ano ga ba yung may akala niya, mama? Isulti na mag-audio bubbles. Click. Minsan. Wala kahit sa may delete object. Kung ano lang mo. No gawa yung ipawil, undo, okay. Delete. Ay, wala yung red, madam, yung basuraan. No gawa yung ipawil. Sige, thank you. Sige, salamat siya. Edit ko yun, kinjay. Salamat. Edit namin yung sound dito. New recording. Record. Sobrang na-miss ka namin. Stop. And then save. Pakinggan natin kung nag-save. Ayun po. So yan. Okay na yan, ma'am. Nakagawa na tayo ng... Depende po sa inyo, ma'am, kung ilang story po ang gagawin nyo. Kung dalawa, tatlo, or... Basta isang story pero... Maraming scene. Isang story pero maraming scene. Para ano, mas ganahang magbasa or mag-aral yung mga bata. Kailangan din colorful, tsaka maganda yung story na gawin natin, yung suited sa kanila talaga. Ngayon po ma'am, pagkatapos po natin na gumawa ng cartoon story, then punta na po tayo, isa-save na po natin siya. Ganito po ang pagsisave. So, mayroon tayo dito, new, open, save, save as, preview, print, help, and quit. Pipiliin po natin dito yung save as. So, click save as. Then, pili po tayo kung saan po natin siya isi-save. Ako po, pipiliin ko ang desktop para mabilis na makita. Madali lang siyang makita. And then, i-edit po natin yung file name para hindi po kayong mahirapang maghanap. Lagay ko na lang po, cartoon 1. Ayun po, cartoon 1. Tandaan po natin kung saan yung sinave. Then, click save. Ayun po, antayin po natin na mag-save.
Then i-check po natin siya. Kung nag-save. Ayun, nasa desktop po natin. Open po natin. I-right click po natin siya. Wait lang. Right click. Then, open with. Pag i-open po natin siya sa, piliin nyo po yung Internet Explorer. Yan, click nyo po. Antayin lang po natin siya. Internet Explorer restricted this weekend from running script or active controls. I-click po natin yung allow block content. Ayun, nakita na siya, nag-save, di ba? Hintayin lang natin. Ma'am Arlene, okay na po ba kayo? Shopee. Madam Arlene. Okay na po kayo, ma'am? Ako na mag-present kung paano po. I-present po ni Ma'am Jess kung paano po i-open yung ano. Ma'am Jess, it's your turn. Hello. Ah, Ma'am Arlene. Ano po yun? Mabayag yun talaga may kin. May recording? Converting sound. On, on, ate. Kasi ikikin to. May dead sound, di ba? So, ibaba kayo. Oh, yes. Hello. Pasensya na. Ma'am, yes muna. May tatanong pa po Ma'am Arlene. Chappy daw. Oh, paki-off na po yung mic mo ng Andre. Okay, ma'am. Kung mapapansin nyo, kung tapos na po kayo sa inyong ginawang step sa pag-explore sa inyong cartoon story maker, pag i-open nyo po siya, hindi po ganun kaagad sa makikita nyo yung screen ni Ma'am Grace. Ang makikita nyo ay ganito. Try kong i-open yung cartoon na ginawa ko dati. Nakikita nyo po ba yung screen? Okay. Ang title nun ay cartoon yung ginawa ko. I-right click ko lang siya. And then, open with. Tandaan po natin, ang lagi po natin gamitin ay yung Internet Explorer. Yan. Allow block content. Ganyan po ang lalabas sa inyong screen. Blanco po siya. Wala kayong makikita na ginawa ninyo na output. Para po makita ninyo yung mga ginawa ninyo, yung mga inilagay nyo sa inyong Cartoon Story Maker, i-right click nyo lang po itong mismong screen ng Cartoon Story Maker, yung white, nasa gitna. Pagka right click nyo po, ulitin ko po, right click, and then hanapin nyo po yung global settings. Dapat po ang makikita nyo pag nag-right click kayo ay zoom in, zoom out, show all, quality, play, loop, rewind, forward, back, print, settings, global settings, check for updates, about Adobe Flash Player. Ang piliin po natin ay yung global settings. Click po yung global settings. Pagka-click nyo po ng global settings, may lalabas po dyan. Nandyan yung storage, camera and mic, playback, and advanced sa bandang taas po. Ang i-click nyo po dyan ay yung advanced. Pag nakita nyo na po, pagka-click nyo po ng advance,
Makikita nyo po dyan, browsing data and settings. And then nakalagay po developer tools and then protected content. Ang i-click po natin ay sa bandang developer tools. Nakalagay dyan, specify trusted locations for developer testing. Kung matatanda nyo po, kanina, ang ginawa ni Ma'am Grace, sinave po nila yung kanilang ginawa sa desktop. Ganun din po sa akin. Sinave ko siya sa desktop. Kaya, kiklik lang po natin yung trusted location settings. Yan po. And then lalabas, trusted location settings. For security, flash player blocks content from accessing both files on this computer and the internet. Developers can add exceptions below for trusted content. And then meron sabi dyan, learn more about trusted location. Huwag nyo po i-click yun. Ang i-click po natin ay yung dito, sa bandang baba. Yung meron dyan, add, remove, close. Click natin ay yung add. Kung saan nyo po sinave ulit yung inyong Cartoon Story, ilagay nyo po dito, add folder na lang. Yan, para kung sakaling sinave nyo siya sa desktop, hindi nyo alam kung saang folder. Ayan na, kasi kapag mismong file, add file, ikiklik nyo yung mismong folder ng file. Para mas malawak po, doon po tayo sa add folder. And then, hanapin nyo po yung kung saan nakasave yung inyong file. Sa akin, sa desktop. Click lang yung desktop. And then, hit OK. Ayan. Nakalagay dyan. Kanina blanco, see users, user desktop. And then, confirm. Ayan. Nandyan na po sa bandang baba ng trusted file or folder location. And then, close. Close lang din po yung Flash Player Settings Manager. And then, wala pa po. Blanko pa rin po. Ang gawin ninyo, refresh nyo lang po. Yan, lumabas siya. Yan, ganyan itsura na sa akin kasi ano, nilaro lang namin kahapon. Walang nakala. Right here lang po. Yan po. Para po makita nyo po yung next scene po niyan, click lang po sa bandang baba. Ito. Yan. Yan, ayan po. Makikita nyo rin sa bandang gilid kung ilang scene po ang nakalagay sa inyong cartoon na ginawa. Okay na po ba? Ulitin po ba natin? Mabilis po ba? I guess okay na po. Sige, close ko na po. Ibalik ko po kay Ma'am Gracia po ulit yung screen. Yan. So, susunod po, ililipat natin or i-transfer natin yung ginawa nating cartoon to PowerPoint. Mag-open po tayo ng PowerPoint po natin. PowerPoint. Yan. And then, hanapin natin yung ginawa ko kanina. Ayun. Open natin. Ayan. Ito ba yung first? Ito yung una. Ito yung unang scene natin. First step, ang gagawin po natin, screenshot po natin siya. Kanina, tinuruan ako ni Madam Jess kung paano mag-shortcut ng ano. Mag-screenshot. I-press lang po natin yung Alt N.
Then, punta tayo sa PowerPoint. Then, control B. Control V. Sorry. Tama. May ano, medyo nag-error. Ayun. Control V. After that, if you fit natin siya, ikakrap po natin siya para mag-fit siya sa screen natin. I-click, double-click yung picture. Or nandun din sa taas, may crop na makikita. Ayun o, yung ituturo ng arrow. Crop. Or right-click. Pag may mababasa kayo dyan na crop sa bandang itaas. Ayun, i-click nyo lang po ng once. Ika-crop na siya. Sa taas, pababa. Yun. And then, after that, i-fit nyo dun sa slides. Ayan, okay na po. Nag-fit na po siya. Nakikita nyo po sa gilid, nandun na po siya dun sa slide number 1. Then, slide number 2. Press enter lang po. Ayan, balikan po natin yung scene 2. Ganun po ulit ang gagawin. Screenshot. Then, control V. Punta sa PowerPoint. Iko-control V po natin siya. And then crop. Punta kay crop. Ayun. I-fit na naman natin siya sa screen ng PowerPoint. Ayun, mapapansin nyo, andun na siya sa gilid. Dalawang scene lang yan. So, lagyan din natin ng, okay na yan. Para mas exciting, lagyan natin ng transition or animation. Para naman hindi boring, may thrill. Depende sa inyo kung anong gusto nyong piliin dyan. Para naman ma-excite yung mga bata, hindi yung pag binuksan mo, next ng next. May suspense. Okay na, ma'am. Okay. Ayan. Sa PowerPoint din. Sabi niyo tayo. Punta po kayo sa taas. Click slideshow. And then, record the slideshow. Piliin po natin yung, depende po sa inyo kung gusto niyo lagyan yung una o yung pangalawa na kaagad. Pipili po kayo dyan. Kami, ang lalagyan namin yung pangalawa na lang. So, i-click nyo po yung nasa gilid na pangalawa. Yung number 2 po na picture doon.
Then, lalabas siya dyan. Start record from current slide. Yan po yung lalabas. Basahin po natin, record slide. Select what you want, record recording. Begin yung recording. Slide and animation, timing, narration, and pointer. Ayun. Click na lang po yung start recording. Ayun. Kumusta po ang biyahe, kuya? Okay naman. Sobrang na-miss ka namin. Ayan. Sa gilid. Pag may makikita po kayo sa gilid na ano, yung parang speaker po. Sa right side po ng ano, pinakababa po. Ayun. Pwede natin siyang i-play para ma-check po natin. Pakinggan natin. Ulitin natin para mas malinaw. Kumusta po ang biyahe, kuya? Okay naman. Sobrang na-miss ka namin. Kung gusto niyo lagyan yung una, pwede rin po natin lagyan. Ayan, lalagyan ko ha. Lagyan natin siya. Para mas masaya. Ayan, ganun po ulit yung process. Record slideshow. Inay, tumawag po ang kuya. Uuwi daw po siya. Magandang balita yan, anak. Yes, press yes. Hello, ma'am. Di ba po nag-record po tayo sa una sa second slide, okay, sa second scene nila. Paano kaya natin i-stop yung recording natin? Kasi meron na tayong recorded dun, recorded voice sa second slide. Punta tayo sa first slide, dahil nalagyan na po natin yan, nalagyan po natin yung sa first scene niya, punta tayo sa bandang taas, makikita niyo yung home, insert, design, transition, animation, and then slideshow. Kung ganun po sa gagawin natin kanina, punta po tayo dyan sa record, slideshow. Meron dyan drop down arrow po. Click nyo lang po doon. And then, mamili kayo dyan, start recording from beginning. Pag tinili po natin yung start recording from beginning, kung ano po yung nasa umpisa ng inyong PowerPoint, doon po kayo magsisimula. Kung baga hindi ito yung PowerPoint ninyo, meron kayong lesson. Kumbaga sa ESP, then mas gumagamit tayo ng kwento sa ESP. Sa PowerPoint natin, doon sa bandang pinaka-slide, sabi na natin ganito. Click ko muna saglit. Ayan. Ulitan ko saglit ng... Sabihin natin ESP, kasi ESP yung subject natin. ESP 1. Talakayin ko lang po. Kasi di ba po, dati na po tayong gumagawa ng PowerPoint, madalas yung ilalagay natin yung sa front niya. Example lang po yan. Lagyan ko muna ng design. Bakit na riyan. ESP1.
Dahil meron tayong una dyan, dito kapag maglalagay tayo ng ating audio or i-re-record natin yung slideshow, i-click po muna natin kung nasa ang banda yung ating cartoon story. Dahil nasa second slide po siya, i-click ko muna sa bandang gilid sa atin. Sa left side, ayan, yung second slide. And then, punta sa bandang taas, hanapin yung slideshow. Click ang slideshow. And then, hanapin din po yung record slideshow. Kung hindi nyo po mahanap, baka po ano, makaiwa po tayo ng gamit na PowerPoint. Kasi may mga ano, 2013 to, bakit sa inyo yung mas higher pa or lower. Ito naman po, i-click ko po yung record slideshow, and then, pag i-click ko yung start recording from beginning, mag-uumpisa siya doon sa pinakauna natin slide na ESP1. Dahil hindi ko po yung lalagyan ng aking voice, doon po ako sa start recording from current slide. Ayan. Click ko lang po siya. Pagka-click nyo, kagaya ng sabi ni Ma'am Grace, meron dyang record slideshow, sabi na lang, start recording. Mapapansin ninyo, sa bandang taas, sa upper left ng aking monitor, nandyan sa taas ng recording, sabi niya dyan. Lagay ko sa gitna para makita ninyo. Ang nakalagay dyan, merong arrow. Ang ibig sabihin yan, next. Ibig sabihin, na-record na tayo sa next scene. Meron din dyan yung pause recording. Mag-click nyo yan, hindi po yung recording nyo. Tapos kapag gusto nyo ituloy na, click nyo lang yung restore recording. Yan. Then sa tabi nga, nandyan yung timer. Nakita nyo, makikita nyo dyan kung gaano napahaba yung conversation na ginagawa nyo dyan. Meron din dyan yung repeat. Ay, ulitin ko sa merong ano, maingay. Yan. Click ko yung repeat. Yan. Paris yung recording, sabi niya. Tapos tignan niyo yung timer natin sa recording. Naka-0-0 na po siya. Kaya, balik na po tayo mag-record. Babasahin ko lang po. Inay, tumawag po ang kuya. Uuwi daw po siya. Magandang balita yan, anak. Yan, yan. Pero paano kapag yung slide lang yan ang lalagyan ko ng aking voice, aking boses, na record ng boses. Ang gagawin lang po natin, close ko lang po ito, resume, na kung makikita nyo doon sa recording, doon sa kanyang tapat, nandyan po yung X. Click nyo lang po yung X dyan. Click lang po. Yan. Then makikita nyo sa bandang baba, yung icon ng speaker. Pakinggan po natin. Yun po. Paano naman po kapag gagawin ng video? Ay ituro po muna natin kung paano yung isa-isang lalagyan ng sounds. Balik po ulit tayo doon sa taas. Sa insert. Yan, click insert. And then sa bandang dulo, may makikita ko na video and then audio. Dyan tayo, click po natin yung audio. Kaya insert audio. Click natin yung drop down button. May makikita kayo dyang online audio. Pwede tayong kumuha sa YouTube. Kasi kung palaging maingisin yung paligitas ang lesson nyo yung sa sounds ng animals, pwede kayong kumuha dyan sa internet. Meron din yung audio on my PC, yung na-download nyo na siya. Or nag-record kayo at nakasave na sa inyong PC. And then, wait lang. Yung pangatlo, record audio. Dahil wala po tayong na-save na recorded na boses natin, i-click natin yung record audio. May lalabas po dyan na record sound. Sabi niya dyan, name. Pwede natin lagyan ng anong pangalan ng lalaki. Great.
Hendrik. Tapos sa baba, meron siyang total sound length. Hindi po katulad kanina kapag slideshow, start na po kaagad yung ating pag-record ng boses. Dito, hindi po agad-agad. Makikita niyo din yung icon ng ito. Yung play, stop, and then record. Pag na-click niyo na po yung icon, ay yung red na dot, mag-start na po dyan yung ating pag-record ng boses. Click po po. Inay, tumawag po ang kuya. Uuwi daw po siya. Then hit stop. And then pwede natin i-play para marinig natin kung okay na yung tunog. So, pag okay na yun, hindi niya papalitan, i-click niyo lang po yung okay. Ito po siya. Nasa gitna. Lagay ko lang dyan. Ayan. Kung gusto niyo naman na hindi siya makita sa inyong screen, nandyan, click natin sa taas, playback. Ayan. Noise time. High during show. Ganyan. Okay na po ba yun? Alagyan natin yung sounds yung kay mother. Doon po ulit tayo sa taas. Insert. And then, audio. Record audio. Ang lagyan natin dito, nanay. And then, start record. Magandang balita yan, anak. Then hit. Okay, ayan. Makikita nyo, yung length lang po ng sound po natin ay 4. Okay. Ito, nasa gilid ulit siya. Para hindi siya ulit makita sa screen natin pag ipi-play na natin, click lang po natin to. Sa bandang taas, yung playback. Ayan. Hi, during show. Hindi, huwag niya nang palitan yung, ano, yung sa kanyang, ano, sa volume. Yung start, on click, yun lang po. Kapag PowerPoint ang gagamitin. And then, play across the slide. Pag pinilig niya yung play across the slide, buong slide po yan, nandun po yung songs niya, yung boses po na recorded. Then, huwag, yun lang po. Try po natin. Alisin ko po muna yung kanina. Na nirecord si slideshow. Yan, try po natin i-play. F5. Sa ating first slide, makikita ninyo yung ESP1, wala pong sounds na lumabas. Try po natin yung second slide. Yung second slide, magpi-play lang yung sounds niya kapag i-click natin yung kanyang icon. Yan. Yan. Ayan po. Kung makikita nyo, yung sa third slide po natin, wala po akong ginalaw po dyan. Ganyan na po siya. Automatic na po mag-play yun. Kasi nakalagay po sa taas natin sa playback, sa ganyan yun, start automatically. Dito, bakit natin dapat, ang ilalagay natin dyan ay, ganyan lang po siya. Sana yung kay nanay. Ito. Yan. Start ang click din siya.
Pero gagawin natin, ang gawin natin para para sila yung record slideshow. Oh, sige, ulitin po natin yung sa record slideshow. Pag record slideshow po, click lang po natin yung second slide. And then, slideshow sa taas. Hanapin yung record slideshow. And then, start recording from current slide. Inay, tumawag po ang kuya. Uuwi daw po siya. Magandang balita yan, anak. Then, kuklose lang po yung taas ng icon ng sa recording. Ayan na siya. Start automatically na lang ang ilagay natin. Para hindi na natin siya i-click. Try po ulit natin. Yan, nag-end na po siya. Kung mapapansin ninyo, dun sa first slide, nag-click lang pa po dun ng next. And then, after nun, na nasa cartoon story na po tayo, yung sa second slide, wala na po kaming ginalaw po dyan. Automatic na po siyang mag-next slide. Next naman po natin ay gawin natin itong video. Ganito rin po yung gagawin ninyo. Kagaya po ng ginagawa natin pag mag-save tayo ng PowerPoint, ito, isave po muna natin ito bilang video. Punta tayo sa buwan ng taas. Ayan, yung file. I-click lang po yung file. May lalabas na yung info, view, open, save as, print, share, export, close, account, option. Ang piliin po natin ay yung export. Click po siya. And then, pagka-click niyo po ng export, makikita niya dyan sa sabi niya ay, sa bandang baba niya ay create PDF, create a video, office presentation for CD, create hangouts, change file type. Ang gagawin po natin, video. Kaya doon po tayo sa pangalawa, create a video. Click po muna natin yung create a video. Pagka-click po ng create a video, may lalabas po sa kabila na create a video. Sa bandang baba niya, save your presentation as a video that you can burn it all to the web or email. Hindi ko na po pabasahin na yun. Dito na po tayo sa medyo ano, sa bandang hina. Kung makikita niyo po dyan yung computer and HD display, sabi niya dyan, tapat niyo yung cursor niyo po dyan, punta po kayo doon sa drop-down button, click niyo po yun, may pagpipilian po kayong panigyan. Depende po kung saan niyo gagamitin yung ginawa ninyong PowerPoint na i-convert natin sa video. Mamili lang po kayo dyan kung computer and HD displays, internet and DVD, or portable devices. Dahil gagamitin natin ito sa ating computer monitor or projector kasi nga kapag magtuturo tayo, so ipapakita natin sa mga estudyante natin. Click ko lang po yung computer and HD display. Ayan. And then sa susunod po, yung sa bandang baba niya, use recorded timings and narration. I-click lang po natin yung drop-down button. May pagpipilian po tayo dyan. Don't use recorded timings and narration. Pag ito ang pinili natin, lahat ng mga ginawa natin sa ating slide na recordings, o ano man yung ginawa pa natin, yung ginalaw natin, meron pong mayayari doon, hindi po siya
may lalagay sa video natin. Kumbaga frame lang siya. Ayun kung nag doon nga sa slide po natin na record, hindi po niya papakita yung, hindi niyo po marinig yung voice. Kung baga sabi niyo dito, yung arrangements will be omitted from the video. Yung sa baba niya, use recorded timings and narrations. Kaya kung ano yung ginawa natin, sabi niya dyan, slides that do not have timings will use the default duration set below. Any recorded laser, Twitter gestures will be also muted. I-click ko lang po yan. Dahil sabi na doon yung walang timing doon sa ating slide, so yung first slide, ang automatic na ano na dyan ay ito. Yung nandito, second suspense on each slide ay 5. Pag okay na po kayo dyan, click lang po natin yung create video na nakalagay sa pinakataba. Ito. Pagka-click ko po yan, yan. Saan natin siya ulit i-save? Dahil gusto ko ano, makita ka agad yung aking output dito po sa desktop. Then, automatic na name niya ay ESP1. Kung gusto niyo palitan, pwede niyo i-rename yan. Dahil ayaw ko ng palitan, ESP1 ako. Kung mapapansin niyo, sa bandang baba niya, ang nakalagay ay save as type. Nandyan po yung yan po, MP4 video. Kung okay na po yan, huwag niyo po siyang papalitan. Yung file name lang ang pwedeng palitan, i-hit niyo lang po yung save. Pagka-hit ng save, tingnan niyo sa bandang baba ng screen po ninyo. Sabi niya dyan, creating video ESP1.mp4. Yan, nag-loading pa lang siya. Huwag niyo pong i-close yung PowerPoint ninyo. Kasi kapag i-close niyo yan, hindi po mag-save yung ginawa ninyo. Hintayin lang po natin. Okay na po siya. I-minimize ko lang po para makita ninyo kung saan siya nakasave. Ito sa desktop, ESP1. I-click lang po natin para makita nyo. Okay na po siya. Ay, ko-close ko lang po siya. Balik po tayo dun sa PowerPoint natin. Yan. Kung mapapansin nyo sa bandang taas, ang nakalagay pa po dyan ay presentation 3. Hindi sabihin po niyan, itong mismong PowerPoint na ginawa natin ay hindi pa po ito nakasave. I-save lang po natin siya. File. Hit file. And then, gusto ko ano makita sa ano, ibang part ng PC ko. Save as lang po. Gusto ko sa desktop. Then save. Yan, napalitan yung taas niya. ESP1 Microsoft PowerPoint. Pwede ko na siyang i-close kasi nakasave na siya. Yan. Yung sa bandang taas, ESP1, yan po yung video type. Itong nasa bandang baba niya, yan po yung sinave ko po, PowerPoint. Lipat po natin para makita niyo.
Ito lang ang naka-folder. Ito po yung ating cartoon. Pag magsisave po kayo ng cartoon, tandaan nyo lang po yung tinuro sa inyo, save as, and then wala na po kayong papalitan doon. Kung saan nyo gustong i-save, save as. Kung gusto nyo i-save sa inyong document, pwede sa documents, click nyo documents, and then ito, file name lang ang papalitan, and then hit save. Tandaan nyo po, kung ano po yung file name na inilagay ninyo, yun po yung magiging title ng inyong folder, at yun din po ang magiging title ng inyong cartoon. Ayan. Okay na po ba? May katanungan pa po ba? I guess wala na po. Hello, good morning. Good morning. Okay lang po tayo. Hello. Ilang ako, may nasisignal po. Hello. Hello nga. Ayun po natin. Ayun natin sa session natin ngayon. Tatlo po. Yung cartoon story maker, yung cartoon story maker, yung pangalawa po ay yung yung po kayo mag-alala kasi kapag kailangan na yung cartoon story maker, ipakatip yung sulat po yung inyong PowerPoint. Then remember po, kung gagamitin ninyo, may mga Ha? Wala na si Manda na Linda. Wala sila ng Eileen. Kung Eileen. Kapagano na signal. Anyway, kapag gagawa po kayo, pwede po mong 2-5-C ang gawin ninyo para medyo mahaba ng konti. Or basta wag one, kasi pag isa lang, mismo yun lang. Wala nang kwento yun. Parang picture na lang sanang ginawa ninyo, ganun. Kung mapapansin nyo po, sa 3 days po natin na webinar, first day OBS, second day yung Kutobi, third day ito pong cartoon story maker. Alin po ang mas madali? Cartoon. Hindi ko nahirap Sunday. Kung ilang araw natutunan ni Ma'am Grace di ilang linggo sa akin. Yung kay Ma'am Grace po, parang kahapon yung sa pagda-download, pag-install. Ayang kailangan ng net pag gumagawa ka ng output Hindi po lang sa cartoon story maker po, offline. Yung ano lang po.
So ilang apps ang kailangan i-download, Ma'am Jess, at bigaran apps? Yung tatlo na nakalagay sa link na ibinigay ko po before ng ating webinar. Yung OBS, diba na-download na yung OBS ko, Toby, tsaka Story Maker. Ma'am Jess, wala. Opo. May tanong na. Ano po yun, ma'am? Ma'am Jess, halimbawa yung sa cartooning, ano ba yung gagawa po ba kami ng sarili naming ano, pwede ding gawa nyo? Parang sarili namin. Kala ko. Pero hindi kasi sa ano, subject matter niya, ano, yung gawa lang po kayo ng kwento. Ah, okay. Thank you. Nagawa kami ng sarili namin. Opo. Opo. Output ni Ma'am Grace. May tanong pa po ba? Marami. Kaso, sobrang dami. Di ba, limang sasagot ko yung mga tanongin mo, kapag? Yung recorded, po kahapon, Ma'am Jess, ano, meron na 'yon? Listen ko na po, ma'am. Ay, okay. Kailangan ba bantayan ni? Yan. I-download awa para maulit-ulit na panoorin. Pina po. Hello. Yes po. Hello, Ma'am Marla. Ano yun, ma'am? Sorry, ako nang... Ini-message po, ma'am. Regarding sa ating webinar. Inspirational. Comment. Thank you sa participation. Ano pa pong gagawin, ma'am? Gawa na lang po tayo ng output. For the link naman po ito po. Okay, that's all, and thank you.